Patakas na naman kayo eh! Ano, sige! Pasok dito! Pasok! Bitiwan niyo siya! Pabayaan niyo na kami! Buti susubong ko kayo sa tatay ko sundalo! Eh di magsumbong ka! Tignan ko naman kung paniwalaan ka nila. At kung makakauwi ka pa sa inyo. Kaya kuha ko sa'yo, pumasok ko na rin dito sa loob. Kung hindi, babalihin ko ang leg na kaibigan mo! Pasok! Huwag niyo sasaktan ang kaibigan ko! Kung ayaw mo saktan ko ang kaibigan, halika na sa loob. Pumasok ko na. Halika! Armin! Halika na! Pakas ka na! Ayaw mo? Humingi ka ng tulog! Sumama sila sa tatay mo sundalo! Pero Princess! Sige na, Charming! Tumakas ka na! Humingi ka ng tulog! Pasok! Sumama mo sila sa tatay mo sundalo! Ayaw mo! Babalik mo! Tumakas ka na, Charming! Bilisan mo! Tumakas ka na! Ayaw mo! Pasok dito! Sige na, Charming! Ayaw! Sige! Tumakas ka na! Pasok! Charming! Pupungo ko dito! Antigas mo, no? Ibabago ako dito! Ha? Ano gusto mo mangyari, ha? Antero! Sinabi ko na sa'yo! Ano ba nangyayari? Ano ba nangyayari dito? Eto! Tumakas na naman sila! Tumakas? Asan yung isang bata? Si Charming! Ito lang ang naabutan ko, ayun! Nagtatakbo! Ano ba naman yan? Sige! Hindi ba rin? Nandito naman talaga yung kailangan natin eh. Pasok mo na nga yan! Uuwi na ako sa amin! Ibaba mo ako! Tingnan ko lang! Uuwi na ako sa amin! Tingnan ko, hindi mo nagsisihan yan! Ate? Yan ba ang sinasayang mong paghahanap sa anak ko? Eh, nandito ka lang pala? Ate, mali ang iniisip mo. Katatapos ang namin hanapin si Princess. Nagutom kami, kaya naisipan namin kumain. Gutom at pagod ka pala, eh bakit ka dumiretso sa bahay? Doon may pagkain. Ang sabihin mo, gusto mo lang tumambay dito kasama yung lalaking yan. Mawalang galang na ho. Pero, totoo po yung sinasabi ni Bernadette. Wala po kaming ginagawang masama. Bakit? Anong alam mo kung anong tama at mali para sa kapatid ko? Kung anong masama at mabuti para sa kanya, ha? Pasensya na po. Mas lalong mauubos ang pasensya ko sa'yo kung patuloy kang mangingialam sa amin. Halika na. Ate? Mula noon hanggang ngayon, sa tuwing dumarating ka, nagugulo ang buhay ko. Hindi ko alam kung sinasadya mong sirain ang buhay ko. Ate, hindi ko sinasadya. Bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Alam mo naman na simula pa noon, ikaw na ang iniidolo ko. Gusto ko maging kagaya mo. Kaya ba sinisira mong buhay ko? Dahil gusto mo maging mas mataas kaysa sa'kin? Bernadette, hinding-hindi mangyayari yun. Dahil marami ka pang kakainin bigas. Ate, ano ba nangyayari sa'yo? Parang hindi na ikaw yung ating nakilala ko. Pwede ba? Umalis ka na. Bumalik ka na sa probinsya! Hindi ako alis hanggat di ko pa nababalik sa'yo si Princess. Kung ganun, kailangan mo akong sundin. Kung hindi ka naturuan ng nanay mo maging mahinhin, ako ang magtuturo sa'yo. Magmula ngayon, hinding-hindi ka na pwede makapagkita doon sa lalaking na naiintindihan mo. Hinati ko na sa tiglalabintatlo ang mga baraha. Labintatlo, simbolo ng kamalasan, tulad ng gusto mong malaman.
Gusto ko malaman ka agad kung may masamang mangyayari sa pamilya ko. Alam ko hindi pwedeng baguhin ang kapalaran, pero baka pwedeng unahan o iwasan. Oh, sige. Simulan mong buklatin yung mga barahan na sa ibabaw. Bakit? Hindi pa rin naaalis yung malas na inihula ko sa'yo dati. At bukod dito... Bukod doon ano? Dumarami nagbabanta sa buhay mo. Doña Amparo, hindi lang isa, tatlo sila. Mukhang alam ko na kung sino ang mga yan. Si Loretta at ang dalawang tauhan kong bumaliktad. Hindi ka na talaga makakalakad, Titay. Hindi na, anak eh. Hindi mo na ako makakandong at saka mapapasyal sa labas. Sorry, anak. Kahit na anong pilit ang gawin ni Tatay, ayaw na talaga gumalaw ng katawan ko eh. Pasensya na kayo ha, binigo ko kayo. Wala kang kasalanan, Itay, di ba? Nabaril ka dahil sa pakikipaglaban mo sa mga kaaway mo. Pinagtangkol mo ang bayan natin. Kaya para sa akin, hero ka, ipagmamalaki kita sa school. Salamat, anak. Tama ang anak mo, Ronald. Bakit ko ito hindi naisip? Wala na tayong problema. Solve na ang problema natin. Sophia, kung ang iniisip mong problema ay ang pambayad dito sa ospital, hindi na problema yon. Gobyerno na ang sasagot sa pambayad dito. Yun na nga ang pinupunto ko. Sundalo ka. Nadiskrasya ka sa inkwentro. Sigurado makakukuha tayo ng pera mula sa gobyerno, di ba? Magagamit natin yung perang yon para makapagtayo ng maliit na negosyo. Siguro isang tindahan o kaya pwede tayong kumuha ng pwesto sa palengke. Makakaraos tayo. Makakaraos tayo, Ronald. Sophia, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tungkol saan? Tungkol sa... Kuya. Oh, Inoy. Kamusta ka na? Nandiyan ka na pala. Si Charming, kasama mo ba? Asan ito? Pasokin mo. Kuya, galing kasi ako sa paghahanap ng trabaho. Kaya di na ako nakadaan sa bahay para sunduin si Charming. Ganun ba? Di bale. Eh, bukas eh... Pwede na ako lumabas, sabi ng doktor. Makakauwi na tayo. Gawin ko. Ang malas naman. Bakit po? Ano nangyari? Naplatan kasi ako eh. Ang malas talaga. Tatanghalin ako nito sa palengke. Eh, pwede naman pong gamitin kahit malambot na yung gulong eh. Pwede nga. Pero, mabagal ang takbo ko. Ano pa nga abutan ko sa palengke? Bilas ang isda at karne. Nasayang lang ang oras ko. Aabutin ako ng siyam-siyam nito. Siguro magdidilata na lang kami ng mga anak ko. Babalik na lang ako para pakainin sila. At baka maghihintay na sila sa akin at mamatay sa gutom. Babalik na lang ako
para pakainin sila. At baka maghihintay na sila sa akin at mamatay sa gutom. Tama. Babalikan ko si Princess. Nasaan si Bambi? Tulog pa po ata, tita. Napuyat siguro. Nasilip ko kasi siya kagabi. Nagbabasa pa po ng libro. So, kumusta na ang paghahanap niya kay Princess? Bakit bigla yatang nag-aalala kayo kay Princess at inahanap ninyo? Di ba kayo mismo nagpahinto sa pagpapahanap sa kanya? Apo ko rin naman yun eh. At yun na lang ang natitirang alaala sa anak ko, kay Enrico. Nagpa-print na ako ng flyers na may mukha ni Princess at contact number ko. Baka sakaling may makakita sa kanya. Pamimigay ko yun mamaya. Ako din po, nagpa-publish na rin po ako sa diary ng picture ni Princess tungkol sa pagkawala niya. Oh my Lord! Hindi ba kayo nag-iisip? Magkapatid nga kayong dalawa, pareho kayong bobo. Hindi niyo ba alam na sa ginawa niyong yan, lalo niyong nilalagay sa panganib ang buhay ng apo ko? Aba, pag nakita ng mga tao na de sa Avedra yung hinahanap, edi, imbis na ibalik sa atin yung bata, lalong pagkakainteresan at kidnapin. Umaasa ako na meron pang mamabuting tao dyan na tutulong sa anak ko. Buka mo yung bibig mo! Bukas! Nakakalimus si Arthel! Bukas! Pa talaga, ha? Huwag mo nga akong inibukas sabi! Walang makakapigil sa plano ko! Kahit sino! Ha? Naiintindihan mo ako? Babalik si Charming! Hindi magtatagumpay! May balak niya pagbalik niya, may kasama siyang kukulin sa inyo! Ha? At umaasa ka pang babalikan ka ng kaibigan mo? Hoy! Hindi na babalik yon. Hindi! Hindi totoo yan! Babalikan ako dito! Alam mo! Hindi na ako mapapayaan! Baka naligaw na yun eh! Alam mo? Naligaw na siguro yun! O kaya naman, hindi ka na talagang babalikan! Mo talaga ang tawag ko, ha? Amparo, nangangati na yung kamay ko. Gustong-gusto ko nang mahawakan yung perang hinihingi ko sa'yo. Hindi ganong kadaling maglabas ng 5 milyong piso. Ops, hoy! Makinig ka lang, Amparo. Ako lang ang may karapatang magsalita. Dahil sa'kin na kasalalay ang ikagaganda ng buhay mo. Mamayang gabi, handa mong pera at dadalhin mo sa address na ibibigay ko sa'yo. Siguro naman alam mo kung saan tong bodegang pinagkulungan mo sa akin. 3 kanto makalampas ng bodegang to ay may isang bakanting lote. May makikita ka rong malaking drum. Doon mo ilalagay ang pera. Kakaintindihan ba tayo? Paalaala lang, Amparo.
Huwag kang gagawa ng mga bagay na hindi ko magugustuhan. Katulad ng pagsusumbong sa pulis. Mapapahiya ka lang. Lalabas lahat ng baho mo. Nagkamali ka ng kinalaban. Husa ka lang. Tigre ako. Guido, tuloy ang plano. Mamayang gabi, doon malapit sa bodega ang sinasabi ko sa'yo. At Guido, siguraduhin mong patay, ha? Kung kinakailangan siyam na beses mong barilin, gawin mo. Forgive me. Nagalit lang ako noon. Nagtampo kasi naman sunod-sunod ang malas na dumarating sa akin. Baka naman this time gumanda na ang takbo ng buhay ko. Doon yan, Paro. Saan ko ba ilalagay ito? Saan pa? Di sa altar, di ba? Stupido! Mars, bakit? Meron magdi magandang nangyari sa bata? Ang baba ng pulse rate niya. At hindi normal ang tibok ng puso niya. Pero bakit nagkaganon? Hindi ba na-check mo na siya dati? At sabi mo okay naman. Yun din ang akala ko. Pero case-to-case basis yan. At sa kasong ito, dahil ngayon lang siya na-expose sa bagong triggering factor, kaya siguro ngayon din lang nag-surface na may kahinaan ng puso niya. So? Ano ibig sabihin nun? She's not qualified para maging heart donor. Lahat ng signs are indicating na may kahinaan din ang puso niya. Eh paano yun? Kinukulang tayo sa oras, Mars! Siguro hindi pwede si Princess. May isa pa tayong pag-asa. Sino? Si Charmaine. Hahanapin ko siya. Tiyak hindi pa siya nakakalayo. Kung nagtagal pa tayo rin, baka ako na nagkasakit. Bantot na. May gam. Ganun din kaya sa private? Ate, laro na tayo. Tagay ko na kasi hindi naglaro eh. Sige! Ha? Ay! Yung gamutan tatay niya, tatangayin niyo pa. Huwag kayo masyado magulo, ha? Opo! Ako? Taya! Nasaan nga pala si Charming? Nasaan si Charming? Sana maabutan ko pa si Princess. Sana wala pong nangyayari masama sa kanya. Tignan mo nga naman kapag siswertihin ka. Di mo na kailangang mapagod. Ang grasya na lalapit sa'yo.